Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Emily. 57 taong gulang na ngayon at naninirahan sa Antipolo City kasama ang aking pamilya. Hindi ko malilimutan ang aking karanasan nung ako'y 18 taong gulang pa lamang at pumunta kami ng Dumaguete upang magbakasyon sa probinsya ng aking mga magulang. Noong panahong iyon, estudyante pa lamang ako sa high school. At dahil bakasyon namin, naisipan ng aking ama na samahan ko sila ng pamilya ko sa probinsya sa Dumaguete upang makita ang aming lolo at lola doon. Sa simula, ayaw kong sumama dahil malayo ang biyahe papuntang Visayas na part na rin ng Mindanao mula sa Maynila. Ngunit pumayag na rin ako dahil gusto kong makilala ang aking mga lolo at lola. Isang umaga, naghanda na kami ng aming mga gamit at nagsimula ng magbiyahe papuntang Dumaguete. Matagal din ang biyahe namin. Sa loob ng mahigit isang araw kaming nagbiyahe papunta doon. Habang nagbabiyahe kami, napansin kong masaya ang aking mga nakababatang kapatid na sina Bea at Ana. Dahil ilang beses na silang nakapunta doon, sinabi pa nila sa akin na napakaganda raw doon. Pero ako, tahimik lang dahil hindi ako gaanong interesado. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng aming mga lolo at lola. Una, hindi ko sila nakilala pero nang magmano ang mga kapatid ko sa kanila, doon ko na nalaman na sila pala ang aking mga lolo at lola. Kahit medyo nahihiya ako, nagmano na rin ako sa kanila. Masaya naman silang nakita na ako ang panganay na apo na hindi pa nila nakikita noon. Matapos mangyari yon, bigla kong naalala na naiwan ko pala ang aking pitaka sa loob ng sasakyan. Kaya nagpaalam ako sandali upang kunin yon. Ngunit paglabas ko ng bahay, may biglang humarang sa akin. Isang matabang lalaki na nakangisi ng napakasama. Para bang may gagawing hindi maganda. Natakot ako ng husto, pero buti na lang at may humawi sa kanya palayo sa akin. Isang lalaking may balbas na mukhang mabait naman. Pagkatapos noong insidente, pumasok na ako sa loob ng bahay nang nanginginig pa rin. Sinabi ko sa aking ina ang nangyari pero hindi niya masyadong pinansin. Ayon sa kanya, normal lang daw iyon dahil bihira raw makakita ng mga tagalungsod ang mga tao roon. Kaya hinihikayat niya akong huwag mag-alala. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang pangyayaring yon. May kakaiba at hindi magandang pakiramdam ako tungkol sa lugar na iyon. Parang may naghihintay na masamang pangyayari. Ngunit pinilit kong kalimutan na ang lahat dahil excited ang pamilya ko sa bakasyon doon. Kinabukasan, inanyayahan kami ng aking lola na pumunta sa kabilang baryo dahil mayroon daw piyesta doon. Bagamat hindi nawawala ang kaba ko, pumayag pa rin akong sumama at sinamahan kami ng aking lolo. Habang naglalakad kami patungo doon, ramdam ko pa rin ang mga nakatingin sa amin. Parang masama ang tingin nila, na para bang galit sila sa amin o gusto kaming saktan. Nang makarating kami sa baryo, nagulat ako dahil ang dami ng mga tao roon. Parang walang habas sila sa pagdiriwang ng piyesta. Puno ng ingay at gulo ang paligid. Nahirapan pa ang aming sasakyan na makapasok dahil sa dami ng mga taong nakaharang sa daan. Pagkatapos naming makarating sa bahay ng kapitan, kami ay inanyayahang kumain. Napansin ko na puno ng kalamansi ang mga pagkain. Tinanong ko ang aking lola kung bakit, at sinabi niya sa akin na pampalasa raw yun.
Kahit hindi naaangkop, pinilit ko pa rin kainin dahil ayaw kong magtampo ang aking lola. Matapos kong kumain, naisipan kong lumabas ng bahay sandali upang magpahangin. Doon ko nakita ang isang batang babae na nakatingin at ngumingiti sa akin. Inakala kong inaanyayahan niya akong lumapit kaya sinundan ko siya. Ngunit bigla siyang tumakbo palayo hanggang sa hindi ko na siya nakita. Nang lingunin ko ang bahay, bigla kong napansin na nawawala ito. Hindi ko na makita kung saan ito naroroon. Doon ko na-realize na malayo na pala ako sa pamilya ko. Kinabahan ako dahil baka mawala ako o maligaw. Kaya nagdesisyon akong maglakad pabalik upang hanapin sila. Habang naglalakad, ramdam ko pa rin ang matatalim na tingin ng mga tao sa paligid. May ilan ding sumusunod sa akin, kaya lalong lumakas ang kaba ko. Sa daan, may nakita akong nakakatakot na mga bagay tulad ng isang lalaking nakagapos na parang baboy. May mga bahay din na puno ng pula at tila may tumutulong dugo sa sahig nito. Dahil doon, hindi ko na alam ang gagawin. Natakot na ako ng husto. Bigla kong naalala ang lalaking mataba na unang bumulaga sa akin nung nakaraang araw. At nang lumingon ako, nakita ko siyang papalapit sa akin. Nagulat ako nang bigla siyang dumapa at maging isang malaking baboy. Doon na ako napasigaw sa takot. Yumuko na lang ako, natakot at umiiyak. Maya-maya, may humawak bigla sa akin, kaya akala ko siya na yon. Pero pagtingala ko at pagmulat ng aking mga mata, nakita kong ang aking lolo at ama na pala iyon. Niyakap ko sila ng mahigpit sa tuwa at pasasalamat. Sinabihan nila akong mga aswang daw ang mga tao sa barayo na yon. Agad naman kaming umuwi matapos mangyari yon. Pag-uwi namin sa bahay ng aking lola, kitang-kita ko ang pag-aalala ng aking pamilya. Pati na rin ang aking lola at lolo ay nag-aalala sa nangyari sa akin. Pero hindi ko masyadong naisalaysay sa kanila ang detalye dahil natatakot pa rin ako. Narinig ko na kinakausap ng aking lolo ang kapitan ng baryo. Sinabi niya na mananagot daw ang taong nagtangka sa akin. Ngunit mas lalong sumama ang loob ko dahil hindi nila naintindihan kung ano talaga ang naranasan ko doon. Pagkalipas ng ilang araw, nagdesisyon kaming bumalik na sa Maynila. Sa buong biyahe pa uwi, tahimik lang ako. Hindi ko maalis sa isip ang lahat ng pangyayari. Ang mga nakakatakot na nilalang, ang mga bahay na puno ng dugo, ang mga tao na animoy mga halimaw. Kaya natatakot pa rin ako. Nang makauwi na kami, nagtanong ang aking ina kung ano ang nangyari. Pero tumanggi akong ipaliwanag dahil baka hindi nila ako paniwalaan. Isipin nilang guni-guni ko lang ang lahat. Kaya pinili kong manahimik na lang tungkol doon. Sa mga sumunod na araw, hindi ko pa rin maalis sa isip ang nangyari. Tuwing gabi, nagigising ako dahil sa masasamang panaginip. Lagi kong napapanaginipan na nandoon ulit ako sa baryong iyon. Sinusundan ng mga nilalang, naliligaw at nalalagay sa panganib. Dahil doon, naapektuhan ang aking pag-aaral at pakikisalamuha sa iba. Madalas akong mag-isip ng mag-isa. Ni hindi ako makapag-focus sa klase dahil lagi kong naaalala ang nangyari. Unti-unting nawawala ang sigla ko dahil lagi ko na lang naiisip ang takot na nararamdaman. Ngunit isang araw, naisip kong kailangan ko nang harapin ang nangyari
upang makaakyat muli. Kaya napagdesisyonan kong ikwento sa aking pamilya ang lahat. Sa una'y natatakot akong hindi nila ako paniwalaan. Pero sa halip ay sinuportahan nila ako. Doon ko na-realize na kailangan kong kalimutan na ang takot upang makabangon muli. Matapos kong makapagdesisyon na harapin ang nangyari, unti-unti ko nang nakakalimutan ang takot. Naibalik ko na ang dating sigla ko at nakapag-focus na ulit ako sa pag-aaral. Ngunit minsan, umabalik pa rin sa akin ang mga alaala. Minsan, habang nag-aaral, bigla ko nalang maiisip ang mukha ng lalaking naging baboy o ang mga bahay na puno ng dugo. Kapag ganon, kailangan kong magpahinga sandali at alisin sa isip ko ang mga iyon. May mga pagkakataon din na habang naglalakad sa kalye, may makikita akong mukha o kilos na parang kamukha ng mga taong nakita ko sa baryo. Minsan ay mapapatigil ako sandali dahil doon, pero pinipilit kong ituloy ang paglalakad. Alam kong hindi na maaaring mangyari muli ang naranasan ko. Tuwing gabi, humihinga ako ng malalim bago matulog upang mapanatili ang katahimikan ng isipan ko. Kapag nagigising dahil sa masamang panaginip, dahan-dahan kong pinapayapa ang sarili. Sinasabi ko sa sarili ko na tapos na ang lahat ng iyon at panaginip lang ang lahat. Sa tuwing naaalala ko ang pangyayari, sinasabi ko sa sarili ko na iyon ay bahagi na ng nakaraan. Hinihikayat ko ang sarili kong tumuon sa kasalukuyan at sa mga bagay na dapat kong gawin. Unti-unting nawawala na ang takot sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Ngayon ay kapag naaalala ko ang lahat, hindi ko na hinahayaang maapektuhan pa ako nito. Binibigyan ko ng pansin ng mga bagay na mas importante tulad ng pag-aaral ko at pamilya ko. Dahil dito, nasusulong ko na ang buhay ko nang hindi ako pinangingibabawan ng takot. Matagal din bago ko nagawang harapin ng buong tapang ang nakaraan. Pero salamat sa suporta ng aking pamilya. Natutunan kong pakawala ng takot at magpatuloy sa buhay. Ngayon ay handa na akong tumingin ng diretso sa hinaharap ng walang pangamba. Malaki ang pasasalamat ko sa aking pamilya sa pagsuporta nila sa akin para malampasan ang takot dala ng nangyari nung ako'y bata pa. Lalo na ang aking mga magulang. Hindi nila ako iniwan sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan ko. Ngayon ay may sarili na akong pamilya. Ipinapasa ko sa aking mga anak ang aral na natutunan ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na huwag matakot harapin ang anumang hamon sa buhay. Sasamahan ko sila sa lahat ng pagsubok na darating. Nung una, hindi madali para sa akin na buksan sa aking mga anak ang tungkol doon. Ngunit isang gabi, naikwento ko sa kanila ang lahat. Sa abot ng kanilang pangunawa, masaya ako dahil kahit bata pa sila, naiintindihan nila ako. Pinapakinggan nila ako ng buong puso. Pagkatapos kong magkwento, niyayakap ako ng aking mga anak. Sabi nila, natapat kong naharap ang lahat at naging matatag para sa kanila. Doon ko naramdaman na kahit ano pang hamon ang darating sa amin, kakayanin namin ito ng magkakasama. Ngayon ay tuwing naaalala ko ang nangyari, hindi na ako natatakot o nalulungkot. Sa halip, nagiging inspirasyon ito sa akin na maging mabuting magulang at matulungan ang aking mga anak na matuturing lumaban sa takot. Dahil dito, mas nagiging malapit ang relasyon ko sa aking pamilya. Alam kong mahal na mahal ako ng aking asawa at mga anak. Kahit ano pang pagsubok ang magaganap, alam kong magkakasama kaming lalaban.
Sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng aking mga anak, natututunan kong maging masaya sa kasalukuyan at huwag nang angkinin ng takot ang hinaharap. Napatunayan ko na sa tulong ng pamilya, malalampasan ang anumang paghihirap. Ngayon ay buong pusong binibigay ko ang sarili ko bilang ina at asawa. Araw-araw, pinagsisikapan kong paligayahin ang aking pamilya at gabayan sila sa tamang landas. Alam kong ito ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat sa aking mga anak at asawa at mga magulang. Dahil sa kanila, napagtanto ko na ang buhay ay patuloy na laban ng pag-asa laban sa takot. At ang pag-ibig ang susi para maging matatag sa anumang hamon. 57 taong gulang na po ako ngayon. May sariling pamilya na at masasabing masaya naman ang naging buhay ko. Subalit minsan, naisip ko ring ibahagi ang karanasan kong iyon sa iba upang makatulong din sa kanila. Isang araw, nakilala ko si Aling Alma, isang matandang babae na nagtitinda sa palengke. Sa tuwing namimili ako sa kanya, madalas niyang ibahagi sa akin ang mga problema niya sa buhay. Ramdam na ramdam ko ang bigat na dinadala niya sa puso. Isang umaga, muli akong namili kay Aling Alma. Pagkatapos kong mamili, umupo ako sandali sa tabi niya. Naramdaman kong ito na ang pagkakataon para ibahagi sa kanya ang tungkol sa nangyari sa akin nung bata pa ako. Nung una ay nag-alinlangan pa ako dahil baka hindi niya ako paniwalaan o isipin na nagsisinungaling ako. Ngunit naisip ko ring kailangan niyang marinig ito upang maiwasan niyang madumi na ng takot ang kanyang isip tulad ng naranasan ko dati. Kaya naman ay kahit nanginginig, sinimulan kong ikwento kay Aling Alma ang lahat. Habang nagkukwento ako, ramdam ko ang bigat na iniwan sa aking dibdib nang matagal kong itinago ang kwentong ito. Parang bawat salita ay nagbubuhos ng lakas sa puso ko. Nang matapos ako, hinihintay ko ang reaksyon ni Aling Alma. Ngunit sa halip na husgahan ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, salamat at nagtiwala akong ibahagi sa kanya ang kwentong ito. Ito raw ang inspirasyon niya para harapin ang mga problema niya. Doon ko na-realize ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng kwento. Maraming tao ang nakararanas ng matinding takot at pangamba tulad namin ni Aling Alma. At ang pagbabahagi ng karanasan ay makakatulong upang maghilom ang sugat ng nakaraan. Mula noon, tuwing may pagkakataon, inilalahad ko ang kwento ko sa iba pang nangangailangan ng lakas ng loob. Sa bawat pagbabahagi, ramdam kong gumagaling ang dating sugat sa aking puso hanggang sa tuluyan itong mawala. Ngayon ay buong tapang ko nang maipakita sa iba na maaaring malampasan ang anumang takot. Ang dating karanasan ko ang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy sa buhay na puno ng pag-asa at malasakit sa kapwa. Ngayong ako ay nasa ganitong edad na, naisipan kong isulat ang aking karanasan upang maibahagi ito sa mas maraming tao. Alam kong marami pang iba na may mga kwentong katulad ng sa akin at nais kong bigyang inspirasyon sila. Nung una, nag-alangan pa ako. Paano ko ba uumpisahan? Paano ko ipapaliwanag ng maayos ang lahat ng detalye? Ngunit naisip ko ring ito ang paraan upang tuluyang malagpasan ang nakaraan. Kaya nagsimula akong magsulat. Sa unang pagsusulat pa lamang, ramdam na ramdam ko ang emosyon. Parang bawat salita ay humuhugot sa aking puso. Mahirap ibalik ang mga alaala
pero kailangan kong gawin ito. Sa tuwing natatapos ang isang kabanata, kinakausap ko ang aking sarili. Sinasabi ko na tapos na iyon at panahon na para tumingin sa susunod na bahagi ng kwento. Dahan-dahan kong inilalabas ang sakit at pinalalaya ang sarili. Umabot ng ilang buwan bago ko natapos ang aklat. Sa bawat pahina, ramdam ko ang bigat. Pero pagkatapos maisulat, nadarama ko ang gaan sa puso ko. Para bang isang malaking pasanin ang nawala sa aking mga balikat. Ngayong tapos na ang aklat, handa na akong ibahagi ito sa iba. Kahit ano pang reaksyon ng mga mambabasa, busog na ang puso ko dahil natapos ko itong isulat. Ito ang hakbang ko patungo sa ganap na kalayaan mula sa nakaraan. Sa wakas, naikwento ko na ang lahat ng hindi kinakabahan o nanginginig. Ngayon ay buong tapang kong maipapamalas ang kwentong ito bilang patotoo ng aking lakas na harapin ang takot sa ngalan ng pag-asa. Naway sa pamamagitan ng kwentong ito, maibabahagi ko sa iba ang aral na hindi dapat pahintulutang ilugmok tayo ng takot. Sa halip, dapat nating harapin ito ng may tapang at tiwala sa ating puso. Salamat sa pagtitiwala at pagsuporta ng aking pamilya habang isinusulat ko ang kwentong ito. Kaya ang lakas ko. At sa lahat ng mambabasa, sana ay maging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito, tulad ng pagiging inspirasyon nito sa akin. Ngayon ay nagawa ko ng ganap na harapin ang nakaraan. Nasa tamang edad na ako para tumingin sa positibong bagay at maging bukas sa hinaharap. Kailan lamang ay ipinadala ko na sa publisher ang kwentong ito. Sabi nila, magugustuhan ito ng mga mambabasa dahil makapagbibigay ito ng inspirasyon sa kanila. Hindi ko inaakalang mararating ko ang puntong ito. Ngunit ang pinakamasayang balita ay nang malaman kong isa sa unang bumili ng aklat kung saan ay isinulat ko ang kwento ay si Aling Alma. Nang makuha niya ito, agad siyang tumawag sa akin. Napaiyak siya sa telepono habang binabasa ang aklat. Sabi niya, salamat dahil sa aklat na ito, unti-unti na niyang nalalampasan ang takot niya. Naalala niya ang aming pag-uusap noon at kung paano ko siya binigyan ng lakas ng loob. Iyon daw ang naging inspirasyon niya. Doon ko naramdaman na sulit ang lahat ng paghihirap ko sa pagsusulat. Isang malaking bagay na maging bahagi ng paghilom at pagbangon muli ng ibang tao. Yun na siguro ang pinakamahalagang misyon ko sa buhay. Kaya sa lahat ng nagbabasa ng aklat na ito, huwag pasisinungalingan ang takot. Harapin ninyo ito ng buong tapang, dahil kayo ang magtatakda kung paano ninyo haharapin ang buhay. Hanggang dito na lang po Kuya Chris. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako po si Emily, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po sa lahat at sa iyo po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Isang ordinaryong binatilyo na nag-aaral sa Luis Gomez National High School. Kapos sa buhay at nakatira sa Barong-Barong sa Pasig. Taong 2024 na ngayon. Ngunit hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa amin ng aking mga kaibigan nung nasa Port Cheer High School pa lang kami. Naalala ko pa noong unang araw ng pasukan. May pansit canton pa akong baon noon. Paborito kong ulam yon. Papasok na sana ako sa aming klase nang makita ko sa pasilyo ang isang estudyanteng hindi ko kilala. Medyo malaki siya para sa isang freshman. Bagong lipat siguro. Nagkatitigan muna kami saglit bago siya unang tumikhim at nagpakilala bilang si Roy Santos.
Saglit kong sinulya pa ng suot niyang sapatos bagong bili sa tindahan sa Rekto. Inilahad niya sa akin ang kamay niya upang makipagkilala. Naamoy ko ang bugok niyang hininga kaya kaagad kong binitawan ang kamay niya at pumunta sa rentang upuan. Bago pa man mag-umpisa ang unang klase, pumasok si Mike Reyes. Siya ang matalikong kaibigan. Magkapitbahay din kami kaya magkasama kaming pumapasok at umuwi. Nakangiti siyang lumapit sa akin at kumaway. Dumiretso siya sa bakanteng upuan sa tabi ko. Binati rin niya si Roy na nasa likod lang naming dalawa. Tinanong agad ni Roy kung may baon bang pagkain si Mike. Sagot naman ni Mike ay wala nga siyang dalang pagkain. Tsaka ibinulgar ni Roy na gutom na siya at wala na siyang makain. Kaya nag-abot si Mike ng tatlong biskwit na galing mismo sa kanyang baon. Tumawa naman si Roy at sinabing malakas siguro ang pangangatawan ni Mike dahil napakabait nito sa kapwa. Tumangulang si Mike at nagsimula ng magbasa ng comics. Maya-maya ay dumating na ang aming teacher sa Pilipino na si Miss Reyes. Manang-mana raw siya sa mga babae sa pelikulang Pandaigdig na Magaganda. May bahid rin ng misteryo ang mga mata niya. Tuwing nagtuturo kasi siya, ay tila ba lumilipad ang isipan niya sa malalim na iniisip. Kung ano-ano ang hayagang tinatanong ng mga lalaking estudyante sa kanya. Nagtataka sila kung bakit wala pa siyang nobyo sa edad niyang 48. Ang sagot ni Miss Reyes, ang pag-ibig daw ay isang malinaw na tubig na hindi dapat madumihan ng anumang dumi. Kaya hinihintay pa raw niya ang lalaking ibibigay ng tadhana sa kanya balang araw. Napayuko na lang ang lahat sa kanyang sagot. Tila ba anghel na bumaba mula sa langit si Miss Reyes para sa mga mata ng mga binata sa aming klase. Ngunit sa paningin ko, masasabi kong siya ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Sapat na ang kanyang mga matang nagmumula sa kalangitan upang mahalin siya magpakailanman. Nakaupo ako sa tabi ni Mike at Troy sa cafeteria nang biglang sumulpot si Miss Reyes. Nakaayos ang buhok niya sa malambot na bulante. Amoy bulaklak ang kanyang pabango at malambot ang kanyang mga labi na kung minsan ko lang napagmamasdan sa malayo. Ngunit sa araw na iyon, tila naglakad siya patungo sa aming lamesa. Nagmano kami nang dumating siya. Ngumiti siya. Ipinakita ang kanyang puting ngipin. Tsaka nagtanong kung maaari ba siyang makiupo. Siyempre pa, pumayag naman kami kaagad. Ginawan pa namin ng espasyo ang pwesto ni Roy para siya'y makaupo sa tabi ko. Hindi ko akalain na magiging malapit si Miss Reyes sa akin. Dahil sa liit ng lamesa, nadikit ang kanyang braso sa aking braso. Mainit ang aming pagkakadikit. Uminit ang aking mga pisngi. Tumingin lang sa amin si Roy ng masama habang kumakain ng hamburger na pinadala sa kanya ng kanyang ina. Tinanong kami ni Miss Reyes kung paano ang araw namin. Siyempre si Mike ang unang sumagot. Sabi niya, masaya daw siya sa mga klase. Pero nalulungkot sa mga balita tungkol sa mga ganap sa paaralan. Tinanong niya si Miss Reyes kung alam ba nito ang tungkol doon sa estudyanteng napatay sa likod ng gusali. Nagulat si Miss Reyes. Sabi niya, hindi niya alam at curious din siyang malaman ng detalye. Kaya kinuwento namin sa kanya ang lahat. Paano nasagasaan ng truck ang batang estudyante? Paano nabaril sa ulo ang isa? At kamakailan ay ang pinakabagong balita tungkol doon sa estudyanteng natagpo ang patay malapit sa basurahan. Wala nang laman ang kanyang tiyan
parang kinain ng mana ng gal. Napayo ko si Miss Reyes. Makikita ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sabi niya, nanulungkot siya para doon sa mga estudyante at sa kanilang mga magulang. Kailan pa raw naging ganoon kapanganib ang loob ng paaralan? Pagkatapos ay humikbi si Miss Reyes. Pinalo niya ang lamesa gamit ang kanyang magandang kamay. Sabi niya, sana'y mahuli na ang salarin para matahimik na ang lahat. Pagkatapos noon ay mabilis na tumayo si Miss Reyes. Nagpaalam muna siya sa amin dahil daw may importanteng lakad siya. Bago pa man makaalis, hinawakan ko ang kanyang braso. Tinignan niya ako ng malalim habang hawak ko pa rin ang kanyang braso. May kakaibang kislap ang kanyang mga mata. Lihim kong ipinagdasal na sana'y ako na lamang ang kanyang mamahalin. At sana rin ay mahuli na ang salarin sa likod ng mga pagpatay. Pagkatapos ng lihim kong paghingi ng dasal, bumalik kami sa aming pag-uusap ni na Mike at Roy. Sinabi ni Roy na curious din siya kung sino ang nasa likod ng mga napapabalitang krimen sa loob ng aming paaralan. Biglang nagkwento si Mike. Sabi niya, nung isang gabi, habang nagpapasabog siya sa gilid ng kalsada, ay nakita niya raw si Miss Reyes. Ngunit hindi ito ang Miss Reyes na nakilala namin, ang masayahin, mabait at magandang guro. Nakita raw ni Mike na kakaiba ang anyo ni Miss Reyes. Hubot-hubad ito habang gumagapang sa lupa na tila isang hayop. Ang buhok ay magulo at ang mga ngipin ay matutulis. Nagtaka sila Roy sa sinabi ni Mike. Hindi daw kasi maaaring totoo ang sinasabi ni Mike dahil imposibleng maging ganun ang anyo ng isang tao, lalo na si Miss Reyes. Mabait at mukhang anghel ito, kaya mahirap paniwalaan. Pero nanindigan si Mike sa kanyang sinabi. Kaya napagpasya naming sundan si Miss Reyes pa uwi upang matiyak kung nagbabago nga ang anyo nito kapag gabi na. Ang liwanag ng buwan ng aming naging gabay. Dumating kami sa tapat ng bahay ni Miss Reyes. Kumakaluskos ang mga dahon sa puno sa labas ng bakod. May malalaking butas sa gilid kaya madali kaming nakapasok. Napansin ko ang tahimik na paligid. Walang kuryente sa loob ng bahay. Hawak namin ni na Mike at Roy ang aming mga flashlight habang tahimik kaming naglalakad patungong likod ng bahay. Sandaling tumigil ako nang may marinig akong kaluskos. Rinig na rinig namin ang kalabog ng mga yapak sa sahig. Tinawag ni Mike si Miss Reyes, ngunit walang sumagot. Sa halip, isang matandang babaeng nakahubad ang biglang lumitaw sa harap namin. Pero hindi ito si Miss Reyes. May mga matang nagniningning ito sa dilim. May matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Agad kaming napatakbo palabas ng bakod. Ngunit bago pa man kami makalabas, ay sumigaw si Roy. Nahuli siya ng halimaw. Napatingin ako sa likod at nakita ko ang madugong katawan ni Roy na nakahandusay sa lupa. Patay na siya. Nawala ako sa aking ulirat hanggang sa marinig ko ang isang sigaw na malakas. Yun pala si Mike. Sinisigawan niya ako na tumakbo na dahil malapit na sa akin ang halimaw. Napatingin ako sa likod at nakita ko si Miss Reyes na papalapit na sa akin. Tumakbo na ako ng mabilis paalis sa bakuran. Narinig ko ang huling sigaw ni Mike bago tuluyan akong tumakbo palabas ng subdivision. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila. Ang alam ko, nasagip ko ang aking sarili. Ngunit paano na sila? Tumakbo ako ng tumakbo papalayo sa subdivision
kung nasaan ang bahay ni Miss Reyes. Lumalalim na ang gabi, ngunit nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Dumiretso ako sa himpilan ng mga pulis. Nasagi ko ang ilang mga taong naglalakad sa kalsada, pero hindi ko pinansin ang kanilang mga reklamo. Ang gusto ko lang noon ay makaligtas. Nang makarating ako sa himpilan ng pulis, agad akong sinalubong ng mga tanod. Tinanong nila ako kung ano ang problema, ngunit hindi ako makapagsalita. Hingal na hingal ako sa kakatakbo. Inalalayan nila ako papunta sa loob ng himpilan kung saan ibinigay nila sa akin ang isang basong tubig. Uminom ako habang hawak nila ang aking balikat para kumalma. Matapos ng ilang minuto, nakapagsalita na rin ako. Sinabi ko sa mga pulis na namatay si Roy at Mike. Isinalaysay ko ang lahat mula nang sumunod kami kay Miss Reyes. Hanggang sa namatay na nga ang dalawa kong kaibigan. Hindi makapaniwala ang mga pulis. Sabi nila, walang Miss Reyes na nakatira sa address na binanggit ko. Pero nanindigan ako sa aking sinabi. Kaya nagpadala sila ng mga mobile patrol para i-verify ang aking kwento. Nang bumalik ang mga pulis na iyon, ibinahagi nila na tama ang aking sinabi. Natagpuan nila ang mga labi ni Roy at Mike sa loob ng bakura ng bahay. Wala nang buhay ang dalawa at nakita nilang iniwan ang mga katawan sa basurahan. Walang laman ang kanilang mga tiyan na tila kinain ito ng isang malupit na hayop. Pero nang pumasok sila sa loob ng bahay, wala silang nakitang tao doon. Tinanong ako ng hepe kung ano ang itsura ng babaeng nakita ko. Pero wala akong maalala dahil sa sobrang takot. Ayon sa kanila, malamang ay gumamit lang ng peking pangalan ng babaeng nakita ko at umalis na ito para takasan ng batas. Subalit akala ko rin ay ibang anyo lang ang meron si Miss Reyes sa gabi, kaya hindi ko siya nakilala. Sa kasawiang palad, wala na silang magawa para sa aking mga kaibigan. Patay na sila. Pilit kong pinipigilan ng luha ko sa harap ng mga pulis. Umuwi na lang ako ng gabing iyon na puno ng panghihinayang. Sana'y hindi na lang ako pumayag na sundan namin si Miss Reyes. Kung alam ko lamang ang mangyayari, ay sana'y pinigilan ko na lang si Roy at Mike. Ngayong nawala na ang dalawa kong matalik na kaibigan at wala na akong magagawa, ang mga pangyayaring iyon ang lagi kong dadalhin magpakailanman. Kahit ilang taon na ang nakalilipas, hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayaring yun. Ang pagkamatay ni Roy at Mike. Minsan sa gabi, gigisingin ako ng isang bangungot kung saan nandoon pa rin kami sa loob ng bakuran ni Miss Reyes. Nakikita ko ang mukha ni Roy na nagmamakaawa na tulungan siya, pero wala akong magawa. At si Mike na sumisigaw ng tulong, pero hindi ko maabot ang kamay niya. Tapos biglang lilitaw si Miss Reyes sa gilid at kakagatin niya ang leeg ko, hanggang sa magising na lang ako na puno ng pawis at luha. Hindi ko alam kung asa na ngayon si Miss Reyes, kung buhay pa ba siya o ano na ang nangyari sa kanya. Ang alam ko lang ay wala na doon ang bahay na pinuntahan namin. Sinunog na iyon at itinayo ang isang bagong gusali para doon. Ngunit kahit nagbago na ang lugar, ay nananatili pa rin ang alaala ng nakaraan. Minsan ay napapaisip ako, kung naging matapang lang sana ako noon, ay maaaring naisalba ko si Roy at Mike. Kung hindi lang ako tumakbo palayo at iniwan sila ng ganun-ganun na lang. Hindi ko man lang sinubukang labanan ng halimaw para mailigtas sila. Ngunit ang katotohanan ay duwag lang talaga ako. Inuna ko ang aking kaligtasan kaysa tulungan ng aking mga kaibigan. Kung nabubuhay lang si Roy at Mike ngayon,
ay gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Ipinaliwanag ko sana na hindi ko sinadya ang lahat. At kung mayroong paraan lang na mabuhay sila ulit, gagawin ko ang lahat, makuha ko lang ang kanilang pagpapatawad. Ngunit hanggang panaginip na lang siguro ang muli kong makakausap sila. Kaya habang buhay ko nang dadalhin ang bigat ng aking konsensya, ang pagsisisi sa aking mga desisyong nagdala sa kanilang kamatayan. Sana lang ay payagan pa rin akong pumasok sa langit kasama sila balang araw upang humingi ng tawad ng harapan. Iyon na lang siguro ang huling pag-asa ko sa ngayon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mike, isang binatilyong taga-probinsya. Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan ko noong high school pa lamang ako. Nagsimula ang lahat ng ako'y nasa ika-apat na taon ng aking pag-aaral sa lungsod ng San Pablo. Sa paaralang aking pinapasukan, ang Universidad ng Laguna sa bayan ng Los Baños. Dito ko unang nakilala at naging malapit na kaibigan si Andrew. Si Andrew ay kapitbahay namin at anak ni Aling Elena, ang matalik at kausap at katsikahan ng nanay ko tuwing hapon. 12 anyos pa lamang si Andrew nang mangyari ang pangyayaring ibabahagi ko. Isang mainit na hapon ng Hulyo nang kami ay nagtalo ng aking ina tungkol sa plano kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Sinabi kasi ng nanay ko na tumigil na muna ako sandali dahil wala na siyang ipon para sa tuition ko. Ngunit ayaw kong madiskaril dahil malapit na akong makapagtapos. Nasa kalagitnaan kami ng pagtatalo nang biglang narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang kanto ng aming baryo. Sa paglingon namin, nakita naming sinagasaan ng isang mabilis na jeep si Andrew na gusto lamang sanang tumawid sa kalsada. Parang laruan na kung paanong tumilapon si Andrew nang salubsob sa harap ng jeep. Gumulong-gulong ito at tumama ng malakas sa isang matigas na poste ng kuryente sa gilid ng daan. Agad na dumugo ang ulo't katawan niya at nanatiling nakahandusay sa semento. Kaagad kong nilapitan si Andrew at nang makilala ko siya, para na akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Andrew, ang batang kalaro ko noon sa tuwing wala kaming pasok at madalas kong nakakasabay sa paglalaro ng sipa at patintero kasama ang iba pang mga bata sa aming lugar. Hindi ako makapaniwala sa sinapit niya. Patay na si Andrew. Nang dumating ang mga nurse at doktor mula sa malapit na health center. Dead on arrival na raw siya at nadurog ang kanyang lamang loob sa lakas ng pagkakabangga. Samantala, iningatan ng mga tao sa paligid na huwag makaalis ang driver ng jeep. Galit na galit sila rito dahil sa kapabayaan niyang naging sanhi ng pagkamatay ng isang musmus na bata. Dumating din si Aling Elena at nang makita niya ang sinapit ng kanyang minamahal na anak, para siyang sinaksak ng libo-libo sa puso. Sa galit at pighati, gusto na niya sanang bugbugi ng driver, ngunit pinigilan siya ng mga kapitbahay. Habang nakatingin ako sa nakahandusay na katawan ni Andrew, doon ko lang napagtanto kung gaano kadali mawala ang isang buhay. Isang bata pa lamang si Andrew, pero kinuha na siya ng kapalaran. Marami pa sanang pangarap at plano sa buhay ang bata, pero bigla na lang nawala sa isang iglap. Ito ang simula ng isang masaklap na alaala na talaga namang hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang pagpanaw ng isang batang masyado pang maaga
upang harapin ang kamatayan. Dumating ang sumunod na araw na puno ng kalungkutan para sa aming pamilya at sa buong baryo. Ngayon naman ang paghahanda para sa huling paalam kay Andrew. Nang makita kong nakalagay na ang kanyang kabaong sa sala nilang inayos para sa burol, doon ko lamang lubos na naramdaman ang bigat ng kanyang pagpanaw. Hindi ko maipaliwanag ang pigati na nadarama ko nang aking masilayan ang saradong kabaong ni Andrew. Hindi man kami magkadugo, naisip ko na parang kapatid ko na rin siya dahil lagi kaming magkasama noon pa man. Inalala ko ang mga masasayang sandaling aming pinagsaluhan nung nabubuhay pa siya. Ang mga paglalaro namin ng taguan at habulan sa gubat sa likod ng aming barangay. Ang mga pustahan namin kung sino ang mananalo sa sipaang bola o kung sino ang mauunang makaabot sa pinakadulo ng daan sa tuwing naglalarga kami. Ngayon ay wala na siyang kasiyahan pang mararanasan. Masyado pang maaga para harapin ni Andrew ang kamatayan. Marami pa sanang pangarap at plano sa buhay ang bata, pero bigla na lang nawala sa isang iglap. Dumating ang mga kababaihan at kamag-anak ni Aling Elena upang ipaabot ang kanilang pakikiramay. Lahat sila ay nag-iiyakan at hindi makapaniwala sa bigla ang pagpanaw ni Andrew. Samantala, tulala lamang si Aling Elena habang nakatingin sa kabaong ng kanyang minamahal na anak. Mula nang makita niya ang di inaasahang sinapit ni Andrew, tila ba naagnas na ang kanyang puso at kaluluwa. Sa loob ng 4 na gabi ng burol, madalas akong magpalagi doon hanggang hating gabi. Nagtitipon kasi ang mga lalaking taga-ibang barangay upang magsugal at mag-inuman. Habang pinapanood ko sila, naisip kong napakaswerte nila dahil buo ang pamilya nila. Samantalang si Aling Elena, nawalan na ng saysay ang kanyang buhay matapos mawala ang kanyang bugtong na anak. Sa 4 na gabi ng burol, mga 2:00 na ng madaling araw nang marinig namin ang isang malakas na hiyaw mula sa loob ng bahay. Agad kaming tumakbo upang alamin ang nangyari. Nang makarating ako sa silid, nakitang nakatayo si Aling Elena sa harap ng bukas na kabaong ni Andrew. Humahagulgul siya at nanginginig ang kanyang mga binti. Naroon din ang kanyang asawa na niyayakap siya upang mapanatili ang kanyang balanse. Laking gulat ko nang makitang wala na pala sa loob ng kabaong ang katawan ni Andrew. Sa halip ay may isang mahabang saging lamang doon na nakapatong sa gitna. Sa pagkakataong iyon, naalala ko bigla ang mga kwentong banta tungkol sa mga aswang na pumapasok sa mga burol upang nakawin ng mga patay. Ngunit akala ko'y mga kwentong barbero lamang iyon. Hindi ko lubos maisip na mangyayari talaga ang ganitong kahindik-hindik na pangyayari. Kaagad kaming naghanap kung saan maaaring dinala ang katawan ni Andrew. Kasama ko ang mga tanod at si Kapitan Joey. Sinuyod namin ang bawat sulok ng aming lugar, mula sa mga bakuran hanggang sa mga gubat sa labas ng baryo. Galit na galit ang lahat dahil hindi namin matanggap na gagawin ng sinumang nilalang ang ganitong karumal-dumal na krimen laban sa isang musmus na bata. Masama man ang loob namin, patuloy pa rin kaming naghahanap dahil nais naming mabigyan ng hustisya at maayos na libing si Andrew. Ngunit sa paglipas ng mga oras, nawalang ni anino ng katawan ni Andrew ang aming natagpuan. Unti-unting nawalan na rin ng pag-asa ang lahat na mahahanap pa siya. Sa gabing iyon,
tuluyan na kaming nawala ng pag-asa at pumayag na lamang ilibing kung ano man ang natitira sa katawan ng batang si Andrew. Sa puntong ito ng aming paghahanap, naging malinaw na sa akin na may mga nilalang nga talaga sa mundong ito na mas masahol pa sa mga hayop. Sila ang mga halimaw na walang habag na kumitil sa buhay ng isang inosenteng bata tulad ni Andrew. Nang araw ding iyon ay tuluyang naagnas ang puso at pag-asa ni Aling Elena. Hindi na siya bumangon mula sa pagkahiga nang malaman niyang tuluyan nang nawawala ang kanyang minamahal na anak. Ito marahil ang pinakamalungkot na kabanata sa aking buhay. Ang nawala sa amin ay hindi lamang isang batang may potensyal na maging dakila. Nawala rin ang sigla at kasiyahan na madalas naming maramdaman tuwing kasama namin si Andrew. Sa ngayon ay patuloy kaming nagdadalamhati sa biglaang paglisan niya. Ngunit umaasa kami isang araw ay muling magkikita kaming lahat sa isang masayang lugar. Sa sumunod na mga araw, mahigit isang linggo na ang nakalilipas mula nang mawala ang katawan ni Andrew. Sa kabila ng aming masugid na paghahanap, wala pa rin ni anino nito ang aming matagpuan. Kahit na tila ba wala ng pag-asang mahanap pa si Andrew, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga pulis. Araw-araw silang dumadalaw kay Aling Elena upang magbigay ng update sa kanilang paghahanap. Ngunit sa bawat araw na walang progreso ang kanilang ginagawa, lalo lamang sumisidi ang pighati at pangungulila ni Aling Elena. Hanggang sa dumating ang punto na para na siyang nababaliw sa sobrang lungkot at pangungulila. Palagi na lamang siyang umiiyak mag-isa sa gabi habang hinahagkan ang larawan ni Andrew. Hindi na rin siya kumakain ng sapat kaya talagang nanghihina at pumayat na siya ng husto. Kahit na gusto kong aliwin si Aling Elena, wala rin akong magawa dahil alam kong wala nang makakapagpawi sa kanyang kalungkutan. Maliban na lamang kung mababalik pa si Andrew sa kanyang piling. Naisip ko rin na sana'y nagawa ko ang lahat upang maiwasan ang nangyari. Kung sana'y hindi kami nag-aaway ng nanay ko ng oras na iyon at napigilan ko sana si Andrew sa pagtawid. O kung sana'y mas mabilis akong nakapag-responde nang makita kong nabangga siya ng jeep. Marahil kung naagapan ko siya, buhay pa sana si Andrew ngayon. Subalit huli na ang lahat. Wala nang magagawa kundi ang harapin ang katotohanang wala na si Andrew. At malamang ay hindi na rin mahanap pa ang kanyang katawan. Sa kabila ng lahat, pinilit kong manatiling matatag para kay Aling Elena. Tuwing hapon, dumadalaw ako sa kanya upang samahan siyang uminom ng tsaa at kahit papaano'y mapawi ang kanyang lungkot. Paminsan-minsan, tinutulungan ko rin siyang maglinis ng bahay. Dahil halos hindi na niya magawa ang mga gawaing bahay mula nang mawala si Andrew. Para sa kanya, wala nang saysayang lahat ng bagay. Isang hapon, habang umiinom kami ng tsaa, bigla niyang sinabi sa akin, "Mike, mahal na mahal ko si Andrew. Siya lang ang tangi kong anak at ang buong mundo ko. Ngayong wala na siya, para na rin akong patay kasama niya." Nang makita kong umiiyak na naman siya, niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing, "Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, Aling Elena. Pero kailangan niyo pong mabuhay dahil iyon ang siguradong nais ni Andrew. At darating ang panahon, magkikita rin kayong muli." Mukhang kumalma naman si Aling Elena sa aking mga salita. Ngunit alam kong malayo pa ang kanyang mararating bago tuluyang makamove on
sa nawala sa kanya. Ang mahalaga, narito ako bilang isang kaibigan na handang samahan siya sa proseso ng kanyang paghilom. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay namin ng payak. Bagamat wala na si Andrew, unti-unting bumabangon na rin kami mula sa bigat ng kanyang pagpanaw. Ngunit isang gabi, muling nagbago ang lahat. Muling naganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari na talaga namang magpapatibay sa amin na mayroong kasamaan sa likod ng pagkawala kay Andrew. Ito ang simula ng huling yugto ng aming paghahanap sa katotohanan at hustisya para sa walang malay na batang inagaw sa amin ng masamang nilalang. Isang gabing puno ng tensyon at takot ang dumating sa amin nang maganap ang isa na namang kakaibang insidente. Tulad ng nakasanayan, nagtitipon ng malalaking grupo ng mga lalaking naglalaro ng baraha at sugal sa burol ni Andrew. Habang abala ang karamihan sa labas, bigla naming narinig ang isang matinding hiyaw mula sa loob ng bahay nila Aling Elena. Muli na namang nagulat at nataranta ang lahat sa pangalawang pagkakataong ito. Agad kaming tumakbo pabalik sa silid kung saan nakalagak ang kabaong. At doon ngay nakita namin si Aling Elena na nakatayo sa harap nito. Nanginginig at humihiyaw sa takot. Nang lapitan ko siya upang alamin ang dahilan, tsaka ko lamang napansin na muli na namang nawala ang ibang bahagi pa ng katawan ni Andrew na natitira na lamang. Sa halip na bahagi ng katawan ni Andrew, isang mahabang saging na naman ang nakapatong doon. Kung pagbubuksan man ng kabaong, malamang wala nang matitira sa katawan ng batang iyon. Sa puntong iyon, narealize ko na may kalaban kaming mas masahol pa sa mga kriminal. Sila ang mga nilalang ng kadiliman na walang pakundangan sa buhay ng kapwa. Kaagad kaming nagtipon-tipon kasama si Kapitan Joey at iba pang mga kalalakihang handang ipagtanggol ang aming baryo. Kinuha namin ang aming mga flashlight at armadong tigi-isa kaming nagpunta sa mga gubat sa labas ng aming lugar. Tahimik na hinanap namin sa bawat sulok ng kagubatan ang sino mang may kinalaman sa pagnanakaw ng iba pang parte ng katawan ni Andrew na natitira na lamang sa loob ng kabaong. Galit na galit kami dahil hindi namin matanggap na may ganitong uri ng krimen na nangyayari sa aming tahimik na komunidad. Matapos ang ilang oras na walang kibot o kahit anino man lang ng salarin, unti-unti na kaming nawawalan ng pag-asa. Ngunit bigla akong napatigil nang mapansin ko sa gilid ng kagubatan ng anino ng isang nilalang. Dahan-dahan kong nilapitan iyon habang hawak ang aking flashlight. At nang tumama ang liwanag dito, tsaka ko lamang nakita ng malinaw kung ano ang nilalang na iyon. Isang tunay na halimaw. May mahabang buhok sa ulo at balahibo sa katawan. Namumula ang mga mata nito na parabang may tugo. May matatalas din itong mga ngipin at may ikling pa ang parang sa hayop. Nang makita ni Kapitan Joey ang nilalang, agad niya itong binaril ngunit mabilis itong umiskapo. Ngunit sapat na ang sandaling yun upang makumpirma namin na ito nga ang salarin, ang isang tunay na halimaw na nagnanakaw ng katawan ni Andrew. Sa sandaling iyon, naalala ko ang mga kwentong banta tungkol sa mga aswang. Ngunit hindi ko inakala na totoo nga talaga sila at may kakayahang magnakaw ng katawan ng isang bangkay, lalong-lalo na ng isang musmus na bata. Nang makita namin ang tirang bahagi ng katawan ni Andrew sa gubat, talagang nangilabot kami. Parang hayop na kumain sa kanyang mga lamang loob na walang habag o awa man lang.
Sa puntong iyon, naging malinaw na sa amin na hindi na namin maibabalik pa si Andrew. Ang tanging maitutulong na lamang namin ay ang ipaglaban siya at tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong karumal-dumal na insidente. Kahit na nanginginig pa rin ang aming mga tuhod sa takot, desidido kaming bumalik sa aming mga tahanan ng gabing iyon. Alam namin kailangan pa rin naming harapin ang magulang ni Andrew kinabukasan at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Ngunit isa ang aming paninindigan. Hinding-hindi na namin hahayaan pang makalaya ang halimaw na iyon. Aalisin namin ito sa aming baryo anuman ang mangyari. Ito ang panimulang hakbang patungo sa aming paghahanap ng hustisya para kay Andrew. Sa huling kabanata, malalaman ninyo kung paano namin natupad ang aming pangako sa walang malay na bata at sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, nang makita namin ang halimaw, agad kaming nagpulong-pulong kasama ang mga opisyal ng barangay. Inulit namin kay Kapitan Joey na hinding-hindi na namin hahayaang gumawa pa ng krimen ang nilalang na yon. Kailangan na namin itong litisin sa lalong madaling panahon. Pero bago pa man namin isakatuparan ng plano, nais naming magpaliwanag muna kay Aling Elena. Kaya pumunta kami sa kanyang bahay kinabukasan ng umaga. Sa pagpasok namin, nakitang nakaupo lang siya sa gilid. Nakatulala at halatang hindi pa rin makarecover sa pangalawang pagkakataong mawala ang anak niya. Maingat kong nilapitan si Aling Elena at muling ipinaliwanag sa kanya ang lahat ng nangyari ang tungkol sa halimaw. At ang aming paninindigan na ipaglalaban namin si Andrew anuman ang mangyari. Sa una, naguluhan siya sa mga sinasabi ko. Ngunit nang maintindihan niya ang lahat, parang bumalik ang buhay sa kanyang mga mata. May pag-asa na ulit na maibabalik namin ang hustisya para sa kanyang anak. Mula noon, naging buo ang aming resolusyon na sugpuin ang halimaw sa lalong madaling panahon. Gabi-gabi, nagbabantay kami sa paligid ng aming barangay. Nag-iikot at naghahanda sakaling bumalik ito. Matapos ang ilang linggo ng pagbabantay ng walang kibot ng halimaw, unti-unting nawawala na naman ang pag-asa ang iba naming kasamahan. Ngunit ako at si Kapitan Joey, desidido pa ring magpatuloy. At nang dumating ang 15 gabi ng aming pagbabantay, heto't bumalik nga ang halimaw. Nakita namin itong papalapit sa isang bahay kung saan may burol. Kaagad kaming humanda sa direksyon nito at bago pa man ito makapasok sa bahay, binulabog na namin ito. Nagulat ang halimaw nang makita kami at mabilis itong tumakas papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Sinundan namin ito kaagad nang walang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, handa na kaming harapin ang nilalang. Gabi-gabi namin itong hinihintay at ngayong andito na, tiyak na hindi na namin ito pakakawalan. Habang kami ay tumatakbo sa gubat, naririnig namin ang malalim nitong pag-ungol. Mukhang nasugatan namin ito ng pagbabarilin kanina, kaya napilitang tumigil ito sa isang sulok at doon nagpahinga. Nang abutan namin ito, wala na itong lakas pang tumakas o lumaban. Hubad na hubad ang katotohanan na ito ang nagnakaw kay Andrew at marami pang iba. Walang awa nitong sinugatan ng aming komunidad at marami ang nagdadalamhati dahil dito. Sa puntong iyon, desidido na kaming wakasan na ito. Para kay Andrew, para sa lahat ng mga inosenteng biktima nito, at para na rin sa aming kapayapaan. Isa-isa kaming nagpaputok ng baril hanggang sa tuluyan na itong hindi na gumagalaw. Matapos ang ilang sandali,
tiyak na namin na wala na itong buhay. Nang gabing iyon, muli naming naramdaman ng saya at ginhawa. Nabigyan na rin ng katarungan si Andrew at ang kanyang pamilya. Unti-unti na naming naibabalik ang dati naming tahimik na pamumuhay. Ang halimaw na iyon ang huling nakita naming aswang sa aming lugar. Mula noon, desidido kaming patuloy na magbantay upang maiwasan ang anumang kaparehong insidente. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalagang aral sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng pamilya at pagkakaibigan. Kahit na may mga padrino ang kadiliman, mananaig pa rin ang liwanag kapag nagkaisa ang mga pusong hangad ang kabutihan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaistorya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mula simula hanggang katapusan. Sana'y maging matibay kayong lahat na harapin ang anumang pagsubok sa buhay tulad ng aming ginawa para kay Andrew. Muli, ako po si Mike, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.